Okay, magandang araw mula Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa Ibayong Dagat, yung mga OFW nating mga kaibigan, kalakotsero, at mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum mga kapatid, welcome po sa channel namin na sana tuloy-tuloy po natin ipaglaban at i-share-share nyo po itong mga videong ginagawa namin dahil ito lang po ang ating pag-asa, si Mr. Robert Sanchez Española, ang totoong tagapagmana, single owner, single signatory, wala na pong iba. Na marami tayong napapanood, lalo na ngayon sa TikTok, sa social media, na marami nagpapakilala, nagkiklaim na sila daw ang tagapagmana. Matagal nang ginagawa nila, subalit hanggang ngayon wala pong nangyayari. Ngayon, para po sa lahat ng manonood sa amin, lalo sa mga OFW, tulad mo idol, nakakainip, hirap na hirap na kami dito sa Saudi. Sa, alam nyo, sa totoo lang, alam po din po namin ang sitwasyon ng isang OFW. Napakahirap po yan. Parang galing ka sa probinsya, punta ka sa Manila, lumalayo ka sa pamilya mo para magkaroon ka ng konting kita para sa pamilya mo. Sinasakripisyo niyo ang kaligtasan. Mapababae, lalaki, ginagawa ninyo ito para sa inyong pamilya dahil dito sa ating bansa, talagang napakahirap po. Hirap na hirap po tayo dito. Kahit anong gawin natin na magpaka... Sabi nga nila, maningkamot ka, maghapon, yung pa rin ang makukuha mo. Dahil ang sitwasyon natin dito, sinisikil tayo ng gobyerno at itong mga kapitalista rito. Sa totoo lang po, kung kayo nahihinip na, yung mga kababayan nyo dito sa Pilipinas, ganun din po. Dahil itong gobyerno natin ang dahilan, sila ang dahilan ng paghihirap natin. Alam nyo ba mga kababayan, kaya nga po kami gumagawa dito, lumapit kami sa social media dahil wala po talagang gustong tumulong kay Mr. Robert Sanchez Española. Lahat po alos pinunta na namin, ang inyong lingkod po mismo, personal akong nagpunta sa Senate, ilang senador na po ang binigyan namin ng mga dokumento na tulungan na ito para maibsan ang kahirapan. Ultimo sa justice. Sa Sandigang Bayan po, ako mismo mga kababayan, inuulit ko, ako mismo nagdala 20 pirasong envelope yun para sa kanila. Ni isa walang sumagot. Ganun po ang sistema rito. Lahat po ng lapitan namin, ultimo po mga bangko rito, hindi po nakikipagtulungan. Nagugulat sila sa mga account na nakapangalang kay Mr. Robert Sanchez Española. Napakalaking account po. Lahat po ng bangko dito sa Pilipinas mayroon pong account na nakapangalan kay Mr. Robert Sanchez Española. Dahil alam nyo mga kababayan, ang kanyang lolo, si Don Chopisto Magsipok Española o codename na Taliano, siya po ang nasa likod ng lahat ng ito. Sila ang nagmamayari sa bansa natin. Sila ang nagtatag ng gobyerno. Sila ang bumili sa Amerika nung ibinenta tayo na mga Kastila sa Amerika. Tinumbasa nila yung $20 million nung panahon na ibinenta nila Kastila sa mga Amerikano. So binili po ng pamilya Espanyola. Kaya nga po nagkaroon tayo ng gobyerno, pinayagan tayo ng Amerika na magtatag ng gobyerno para pangalagaan ang ating bansa, ang pangangailangan ng taong bayan. Pero ano nangyari? Nabaliktad po. Dahil nawala po, namatay na si Mr. Chopisto Magsipok Española. Alam nyo bang nagtatag siya dito ng 91 company sa Pilipinas para yung mga Pilipino ay hindi umalis sa bansang ito dahil ayaw na ayaw niya po ang nasa sakupan niya na magpaalipin sa ibang lahi. Pero ano ginawa ng mga trustee doon sa mga kumpanyang itinayo? Inangkin nila ito. Nising kunduling yung tagapagmana hanggang ngayon hindi nakakatanggap. At lalo po kayo, maski si Pangulong Ferdinand Marcos, ang Pangulo natin noon, ayaw na ayaw niyang mayroong magpapaalipin sa ibang bansa. Pero ngayon, ano nangyari sa atin? Noong inagaw nila mula 1986, ang gobyerno sa pangangalaga po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na federalismo, nasa ilalim tayo ng federalismo, magandang buhay, pero maraming senaryong nangyari, naganap, na binago lahat. At wala sa history itong sinasabi namin dahil ginawa nilang lahat mabura ang katunay na kasaysayan ng bansa natin. Kaya nga umingi kami sa inyo ng tulong
lalo po sa inyo mga OFW. Yung kayamanang dinipósito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kasama si Don Chopisto Magsipok si Espanyola mula no 1950. Yung kayamanan ng Pilipinas na dinipósito sa 117 account na yan na bansa. Mula 1950, may kasunduan niya noong 2000. 50 years na po, lumampas na. Dapat napapakinabangan na po yung interest ng bawat account na yan. Pero ano, 2023 na ngayon, hindi natin natatanggap. Yan po ay nakalaan sa pagbabago, pagunlad ng bansa natin para mga Pilipino ay hindi mahirapan sa pang-araw-araw. Mahilagay tayo sa tama. Nandun din po yan sa The Last Will and Testament. Pero anong ginagawa nila? Sa inyo mga kababayan ko, mga OFW, kami po humingi sa inyo ng tulong, suportahan nyo po kami, lalo na si Mr. Robert Sanchez Espanyola, dahil silang po ang napag-iwanan ng lahat ng kayamanang ito. Hindi po niya inaanggin ito para pansarili. Siya po ang magbubukas. Siya ang tinadhana para mabuksan yan, maibsan ang kahirapan, para magsimula na po magkaroon ng kapayapaan at maging maginhawa ang buhay ng Pilipino. At hindi lang po bansa ang kanyang tutulungan, dahil yung mga account na yan, yung 70% na share niya na kinikita sa interest, para yan sa Pilipinas, sa people of the Philippine Island. Yung 30% na natitira dyan, yung 10% ang mapupunta sa kanya. Yung 20%, yan po ay itutulong sa iba't ibang bansa. Dahil siya po ang magiging King of Kings. Siya po ang itinakda. Hindi po Diyos ang pinag-uusapan natin. Dahil yung kayamanan na kadeposito, sa buong mundo po yan, na pinagkakaguluan nila, lalo ngayon mga Illuminati. Maging aware tayo dyan. Itong mga ginagawa ngayon, sila ang gustong umabol dyan. Kaya nga po maraming ginamit na codename si Mr. Rob Chopisto Magsipok Espanyola, dahil noong paman sa mga ninuno nila, marami nang gustong kumuha nito. Gamitin ang kayamanang iniwan ng Diyos sa atin sa masama. Na ito ang nangyayari ngayon. Ha? Gamit ang technology, tuwan-tuwa tayo dahil may mga Paymaya, GCash. Yan na po ang tanda na malapit din ang kunin din niya ito. Kaya nga po nagkikiusap kami sa inyo. Hindi po ito kayamanan para sarilihin ni Mr. Robert Sanchez Espanyola. Siya lang po ang itinakda para buksan yan, para gamitin ng tao sa buong mundo ng maayos. Kasi po pag binuksan ang account na yan, buong mundo po makikinabang. So babalik po ang kapayapaan, kasaganahan sa mundong ito. Yan po ang nakalaan. Yan po ang nakaatang kay Mr. Robert Sanchez Espanyola. Kaya lang, anong ginagawa natin? Pinagtatawanan? Dahil marami pa rin ngayon lumalabas. Andyan po yung mga king and queen na sinasabi sila ang magbabago nito. Ginugulo po nila ang kwento para ang guluhin din ang utak ng mga tao. Iliis sa katotohanan. Ito pong si PBBM, ang presidente natin. Kaya po nahihirapan kayo kasi tayo din ang gumawa nito. Ang kahirapan natin, ang nagpapahirap sa atin, yung sarili natin. Mga desisyon natin na hindi tama. Naliligaw tayo. Kung mas madaling salita, nabudol kayo, lalo kayo mga OFW. Naniwala kayo na ibabangon ni PBM ang bansa natin. Dahil sa kabaitan, kung kabaitan lang ang susi, sana pari o madre, pastor ang nilagay natin dyan. Hindi po totoong kabaitan ang magiging susi ng ating pagunlad. Yung pagunlad natin, nakatakda na po yan. Diniposito na yan. Kukunin na lang. Pero anong ginawa natin? Naniwala tayo, hinupo si PBBM. Ano nangyayari ngayon? Yung pagkakaupo ni PBBM, yan po ay plano nila para iligaw ang katotohanan at sila din ang kumuha ng kayamanang ito. Kaya nga tinayo nila yung Marlica Wealth Fund na yan. Ngayon Marlica Investment Fund. Dahil hindi sila makawithdraw, ilang biyahe na po ginawa ni PBBM, wala silang nakuha sa Switzerland, sa Malaysia. Nagpakilala pa sila. Pero wala po dahil hinahanap ang signatory. Ang signatory nasa Pilipinas yan, si Mr. Robert Sanchez Espanyola. Ngayon kung hindi tayo maniniwala sa sinasabi namin, nasa inyong mga kamay mga kababayan, lalo kayo mga OFW, mananatili tayo. Dahil kapag nagkaroon ng problemang malaki at hindi na withdraw yan, kawawang bansa natin.
Magandang umaga po.